for our viewers, big universal commercial banks in the Philippines, the biggest bank, to the smallest rural bank, 0.2 up to 1% lang po. Mas malaking bangko, mas maliit na interest. Sa GCash, mag-ipon ka, mag-open ka ng bank account doon sa CIMB, 4%. Tama ba? Welcome back to Peaceabilities here in CBRC.tv. We have in the show from Mint, operator of GCash, Vince. Welcome back. Sa mga kakapasok lang. Ayan, kasama po natin walang iba from Mint, the operator of GCash. Kasama po natin si Vince. Ano nga ba ulit yung last name? Sorry. Bangit. Vince Bangit. May transaction fees ba kapag merong galawan sa GCash? Siguro yun ang unang tanong muna natin. Ang kagandahan po nito, lalo na po na napag-usapan natin, may mahigit kumulang 40 million na GCash users po. Kapag GCash to GCash po, ito po ay libre. Diba? Libre po ba sa GCash to GCash? Wala pong fee yan. Napakadaling mag-send. Nasabi nga po natin, diba, malamang ang lahat ng kaibigan nyo at kapamilya nyo po, malamang naka-GCash po. So kapag nagsisend po tayo ng pera within GCash to GCash, wala po itong bayad. Now, parang sa remittance, wala ng remittance fees, walang transaction fees pag GCash to GCash? Basta GCash to GCash po. Lalo na, kahit nasa abroad kayo, kunyari, niloadan niyo po yung pera nyo. Of course, syempre, may mga fees yan malamang kung may mula po sa banko. Na sa banko na. But once sa loob na po ng GCash, GCash to GCash, libre po ito. Yung itong pandemya, even the budding entrepreneurs, pag nakikita ko sa marketplace, sa Shopee, sa Lazada, banggitin na natin yung mga shopping app, GCash ang gamit eh, no? Opo. Tulong din kayo talaga sa komersyo, sa commerce, trade ng Pilipinas eh, no? Yeah, tama yan, Armand. Actually, isa yan sa mga talagang, yung napaka, masaya kami na nakatulong kami. Dahil nga, nung nagsara yung ekonomiya natin, di ba? Nakita namin na, hindi lang consumer, but also mga negosyante, natulungan. Kasi nakapagtuloy po sila ng negosyo. Diba? Sabi nga namin, of course, nasa maliit na paraan namin mula sa GCash, natulungan po namin magtuloy yung mga negosyo ng mga kababayan natin. Of course, syempre, hindi po yan singlaki o hindi pa nun dati. But dahil po sa mga madiskarte nating mga kababayan at sa tulong po ng teknolohiya sa pamamagitan ng fintech, nakagawa po tayo at nakatulong tayo sa mga bagong business models nila. So, ito po ay talagang nakakataba ng puso at nakakatulong kami. Yeah. Tsaka yung identity ng tao dyan, safe, ano? Protected. Opo. Actually, security ang isa sa mga pinaka ano namin, pinaka importanteng bagay. Ang GCash users po ay nasa isang platform, di ba? Ito po ay isang global platform na ginagamit din po ng ibang fintech sa ibang bansa. Almost more than 1 billion users po ang nasa platform na worldwide, na talagang very secure ang ating mga user information. However, at ito po, talagang nananawagan po kami every time that we could, 'di ba? Syempre tulad po ng cash o pera, 'di ba? Hindi po dapat natin binibigay yung mga information natin kung kini-kinino, 'di ba? So lagi po namin sinasabi, and I want to take this time, Mr. Armand, na talagang i-remind po yung mga users natin na wag pong mag-share ng mga information, lalo na po ang MPIN.
dahil na yung OTP sinisend sa inyo. Also, ang Gcash po ay never na never pong manghihingi sa inyo ng inyong MPIN o OTP. Pag may nanghingi po sa inyo mula po sa mga social media sites, hindi po Gcash yun. Yung sinasabi nila, baka may scam dyan sa Gcash, hindi po yung pera ang scam. Merong gumamit na nangloko dun sa pera. Kasi ang aking pananaw, wins sa Gcash, yun nga, yung term nyo, ginawa siyang wallet eh, di ba? So, yung wallet, huwag nyo mong iwan kung saan-saan, nakatiwang-wang. Exactly. Ayan. Tama. Yan po, yan po yung sinasabi namin. Kung ang pera nga po, hinahawakan natin, hindi natin binibigay kung kini-kanino, similarly din po dito sa teknolohiyang meron tayo with Gcash. Para sa akin, the best feature of it all was first, when may pinartner kayo na bangko eh. Parang multinational bank yata yun, di ba? Si CIMB po. CIMB. Pero nyo, 4% ang interest rate sa inyong deposit for our viewers. Big universal commercial banks in the Philippines. The biggest bank, to the smallest rural bank. 0.2 up to 1% lang po. Mas malaking bangko, mas maliit na interest. Sa Gcash, mag-ipon ka, mag-open ka ng bank account doon sa CIMB, 4%. Tama ba to? Ano, hindi ako nagkakamali, di ba? Up to 4%. Siyempre, meron po sila mga promotion. Oo, kunyari, kapag nag-deposit po kayo ng mga mahigit 1,000 buwan-buwan, di ba? So, ma-avail nyo po yung promo. So, tama nga po yung sinabi nyo, isa po ito sa mga pinakamataas dito sa Pilipinas. Kasi isa dito, Vince, sa aming financial literacy sa programa at sa mga nakaraan pa, lagi namin dinidikdik, open a bank account. That's your financial identity. Sabi ng iba, nakakawalang gana, ang liit-liit kasi ng interest. Oh, ito. Oh, ito na. Oh, yan. Binigyan kayo ng pagkakataon ng Gcash. Ano pang idadahilan nyo? Ang dali pa, online. At napakadali. Napakadali. Hindi kailangan pumunta ng branches. Talagang through your Gcash, lalo na kung verified Gcash account po kayo, i-click lang ang save money, dire-diretso na po yun. Now, kung hindi pa po kayo verified, napakadali lang din po. Isang ID lang na valid ID, basta isabit nyo lang po sa Gcash for verification, makakapag-open na po tayo ng bank account. The best feature if it all. Para sa akin ha, para sa akin lang to. I know yung iba, yung QR code, yung the technical side of things. The best feature of it all para sa akin that broke all barriers for one not to invest is G-Invest. Sabihin ko na kagad para hindi masyadong parang nagbebenta si Winsa. Ako na po sasabi. Lahat ng mga barrier, ay wala akong 5,000 para makaumpisa ng mutual fund. Yun po kasi ang minimum. Ang layo para puntahan ko yung mutual fund, nandito ako sa Isabela, pupunta pa ako na Maynila para mag-open ng mutual fund. Ang laki ng minimum amount. Tapos, hindi ko pakilala, totoong mutual fund ba yan? Ha? Totoong mutual fund ba yan? G-Invest answered it all. Kailan inumpisahan to for the benefit of our audience? Yeah. Ako kasi tutok na tutok sa Gcash eh. For the benefit of our audience. Kailan nag-umpisa tong kailan? Ano at bakit may G-Invest? Tama. Actually, yung G-Invest, matagal na pong nabuksan yan. Di ko lang po maalala yung exact date. Pero even as early as last year, a couple of years back, may G-Invest na po tayo. Pero ang pondo or yung fund, yung UITF fund na available within G-Invest, ay isa lamang po, isa pa lang siya na about Philippine Equities Fund. However, ito pong quarter one, with our partner, si Atram, madami po kaming nabuksan at na-made available ng mga funds sa G-Invest. Actually, nagkaroon po tayo ng iba-ibang options. Ang importante dito po, una, yung mga local funds. For as low as 50 pesos, pwede kayo mag-invest. At ito po yung napaka
napaka game-changing, kumbaga. Global funds are also now made available in G-Invest. At makakapag-invest po kayo for as low as 1,000 pesos. Now, remember Arman, tinanong mo ako, bakit? Ba't natin ginawa? Like what you said, para maging totoo kami dun sa aming purpose na finance for all, dapat talaga financial services ay magawa namin accessible sa mas nakakarami. Diba? At minarapat namin na padaliin. Una, dapat mas madali ang access. Naaalala ko, kahit ako, nung nagsisimula ako mag-ipon, diba? Sige, sabi ko, gusto ko mag-invest, gusto ko mutual fund. Nako, napakadami mong fi-fill up na form. Correct, diba? Correct. Pipilbahan kayo. Parang ano siya, hindi pang lahat. Kahit ako nang hirap. Papahirapan ka muna bago ka mag-invest. Oo. Tapos ito pa nga sinabi mo, minimum deposit. Ako, wag na natin pag-usapan kung magkano yung inihingi, diba? At yan, dahil dyan, dahil po sa mga barriers, sabi namin, paano po mamatutulungan sa kakarami kung hindi accessible at mahirap pondohan ang mga gantong instrumento natin for financial services. At yan po yung pinilit naming hanapin at pinilit naming solusyonan. And ito na nga po, with the partners that we have and with the services that we've launched, we made investments accessible to more Filipinos. Napakadali, napakamura, at higit sa lahat, napaka-secure po dito. Yeah. Ipakita ko lang sa kanila, allow me. Sige po, Sir Armin. Alam mo, maraming mga investment in pooled funds. Karamihan to pooled funds, eh, no, Vince? UITF. Eh, dito na lang po, may lima dito. Equity fund. Gusto nyo mag-invest sa isang pondo na nagba-buy and sell sa stock market. Meron po dito yung Atram Equity Fund. Alam nyo ba, ito, based dito sa nakalagay, complete with information pa eh. Yes, bagsak siya ngayon. Pero alam nyo ba, ang one year return niya, 12%. Saan nyo kikitain yan? Mag-invest ko sa stock market. O, kumuha ka ng account sa isang stock broker. Piliin mo yung minimum, i-meet mo yung minimum amount nila. And so on and so forth. Ito, 50 pesos. Tapos, pwede mo itong gawin every week, every month, or as you please, no? Tama ba, Vince? Tama. As often as you like. Ang kagandahan po niyan, pag nag-sign up po kayo, una, napakadali. Napakadali mag-sign up sa G-Invest. Also, tatanungin din po niya kayo, di ba? May mga sasagutin na po tayong konting mga tanong, pero actually, yung tanong po niyo ay para po sa inyo. Para malaman niyo po kung anong klaseng investor kayo. Diba? Correct, because correct. Of course, ang investment po ay ibang klase po ito ng pagmamanage ng pera, pagmamanage ng wealth. You can be an aggressive investor or you can be a moderately aggressive investor or you can also be a conservative investor. Nasa sa inyo po yan. Alam mo, yung sinasabi po ni Vince, ayan, bago ko na-access to, meron pong siguro mga 1 minute lang, o kung mabagal magbasa, 2 minutes, na may mga questionnaire, tama, no? Yung risk profiling nyo. May questionnaire po, tatanungin kayo, gano'ng kadalas ka ba sa tingin mo mag-i-invest? Gano'ng kaliit na halaga? Pag ikaw may pagbaba o pagtaas, ano, basta may questionnaire po, tingin ko hindi naman lalagpas ng 10, siguro 10 tanong lang yun. Mabibigay na yung risk profile sa'yo. Ang isa pang kagandahan dito, yung binanggit na po ni Vince, alam niyo yung mga kumpanyang Netflix, di po ba? O kaya Amazon, Facebook, Google. Yung mga international foreign companies na alam niyong namamayagpag, pwede kayong mag-invest doon. Through GCash, dito sa kapartner nila, may kapartner silang isang pondo. Hindi naman Atram yata ito, no? Atram din. Pero si Atram, nakipartner dun sa isang pondo rin. Tama. Sila po yung mga nag-a-access ng global funds. Ito lang po, dahil alam nyo namang namamayagpag yung Amazon, Facebook, yung pondo na yon na nag-i-invest doon, yung one-year return, medyo mababa po. 45%. 45%. 45! Sa mukha,
saan mo kayo makakita 45%? Oh, dito ang minimum 1,000 pesos, tama ba? 1,000 pesos. Ano pa rin to? Abot kaya. Ay, naman. Bakit hindi pa? Di ba? Kulang ang oras natin na siguro in the future, yung mga epekto naman sa mga tao, baka mayroon ka mga kwento. Kasi, siyempre, isa sa advocate na ng GCash, G-Invest and Financial Literacy, at ikaw, sasabihin nila, hindi, tika GCash yung nagsasalita eh. Maganda, maikwento o maigest natin kung meron kayong mga kilala na nakinabang sa GCash. Pwede ba ipakilala natin dito sa programa? Napakagandang idea po niyan. Sige, magkagandaan po nito, ibig sabihin yan, i-invite niyo po uli kami. Oh, syempre. Kasi kapos ang oras natin. Pero your last message, Wins, please. Una sa lahat po, syempre nagpapasalamat kami sa lahat ng tumangkilik at nagtiwala sa GCash. Again, ang commitment po namin is talaga makatulong sa masakaraming Pilipino. Finance for all. Ito po ang purpose sa nagda-drive sa GCash. At makakaasa po kayo na pag-iibayuin po namin. Actually, hindi pa dito nagtatapos. Madami pa po kaming mga nakahandang serbisyo na makakatulong again sa mas nakarami. Matulungan mag-ipon, matulungan ma-achieve yung mga gusto nila sa buhay. And of course, napakalaking tulong po nitong show nyo, Sir Arman, because kaakibat po nito, tandaan po natin, teknolohiya lang po ang meron kami. Diba? Ang mga palabas po na tulad ninyo at kayo po na nag-advocate ng financial literacy, yan po ang pinaka-importante sa atin ngayon eh. Mabahagi natin sa masakaraming Pilipino na may mga gantong servisyo na po na makakapagbigay ng financial access, financial services. Could you just imagine? Sa mga tao na otherwise, hindi magkakaroon ng ganitong benepisyo. So, lagi po kaming mag-iibayo sa paggawa ng mga mas makakatulong pa mga services. So, yun lang po. Salamat. Maraming salamat. Vince Bangit of Mint, operator of GCash, thank you very much. And I'm putting you on the spot for our part 2, an invitation continuing the benefits in the everyday lives of Filipinos, itong GCash app. Thank you very much, Vince. If I may say, GCash indeed best in its class. Secure, stable, up all the time. Ako, paniwala ko, undisputed leader in digitalization, payment, transaction app, best financial app available para sa atin. Visibilities every Monday, 7 p.m. CBRC.tv. I'm your host, Arman Benko of Colaico Foundation and KSK SMP Co-op. Bye-bye! See you!